this belief before na hindi ako magdadala ng lalaki sa bahay na hindi ko papakasalan. Good morning, my name is Ayan. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at bago lang po dito, click nyo na po ang subscribe button para friends na po tayo. So, it's been a while na hindi po tayo nakapag-vlog because I've been busy around. Medyo marami-rami lang yung ating inaasikaso nowadays. But I decided today to make a short video for you, a short vlog for you. And this morning, I was thinking about the vlog that I was going to make. And sabi ko, why not? I was going to share my experience. Bit normal to see a Filipina with a foreigner partner. At ang vlog ngayong araw. And I was going to share with you my experience on having a foreigner partner. So, sa ating previous vlog, I've been with Simon, we had Q&A, and I guess this time, it's time for you to know ano yung mga na-experience ko on having Simon as my partner. Now, maybe in the Philippines, it's quite normal, or sa mga developing countries, it's quite normal to see an Asian woman and a foreigner. And alam natin sa paligid natin, marami silang naiisip, kahit nga pamilya natin, kahit nga kaibigan natin, especially yung mga taong hindi nakakakilala sa atin. So, maglakad ka lang sa street, tapos nakita ka nilang may kasamang hindi natin kakulay, meron na silang masasabi. So, these are the things that I experienced while dating Simon. So, I know marami sa ating mga kababayan din nakaka-relate siguro at na-experience ang ganitong mga misconceptions while dating a foreigner. So, unang-una, nasabihan ako na I am only after for Simon's passport para lang maging citizen ng country nila, para lang maging resident ng country nila. So, may mga ganun silang, oh, sige na, pakasalan mo na yan para maging resident ka na doon. So, it says like, parang pinaparamdam nila sa'yo na ang ina-after mo lang ay yung kanilang passport. So, how powerful their passport is. Tayong mga Pilipino, we brought up by a family na pinapahalagahan ang ating mga dignidad. At pinalaki tayo ng ating mga magulang na mag-aral. So, naalala ko nung bata pa ako, sinasabi talaga sa akin ng nanay at tatay ko na ang pag-aaral lamang ang maipapamana nila sa akin kasi hindi naman kayo mayaman, wala naman kami maraming pera. So, natatak sa isip ko to study. Tayong mga Pilipino, kahit saan tayo ilagay, dahil tayo ay mga masisipag, alam nyo yun, yung parang kahit saan ka ilagay, pwede kang mag-grow. So, it's like, Filipinos, where they planted, they grow. Para tayong mga kabuti na nag-grow talaga. Marami tayong abilities, marami tayong masayahin tayong tao. So, meron at meron tayong magagawa. It's like, kaya, we can make it without a foreign passport. So, siguro yun yung masasabi ko sa mga taong nag-iisip ng ganun. Pangalawang na-experience ko ay, sabihan ka na I am only after a foreigner's money. So, pera lang naman ang habol niyan dahil wala naman silang ganito, ganyan. So, I've been working all my life. Hindi siguro alam ng marami, but I've been working all my life. I can travel alone. I mean, before I met him, I work. Kaya, I have a good job. Before I met him, I have a good job. Hindi yun alam. Hindi ko naman pwedeng i-explain yun sa maraming tao. No, may trabaho din ako. Or, hindi mo kailangan i-explain ang sarili mo sa mga taong hindi ka naman kailangan. Balik tayo dun sa pagpapalaki ng mga magulang natin sa atin. They raise us to value our dignity. So, parang, you should work hard. Yes, there are other Filipinas. Not only Filipinas, there are women in some developing countries na yun nga parang escape nila to be with a foreigner guy, but hindi lahat ng Pilipina ganun. Maraming mga Pilipina na nakikita ko, I saw them living outside the Philippines, I saw them working hard. So ibig sabihin hindi nila hinahabol ang pera ng isang foreigner, and somehow I know Filipina na sila yung nagsusupport sa foreigner husband nila. Ang nakakatuwa, marami pa rin mga Pilipino has good morals and high standards na natutunan natin sa ating mga magulang. Isa pang misconception na natanggap ko while dating a foreigner is we are easy to date. Easy to get. Isa sa mga misconception na aking na-experience ay masabihan ka or people are talking behind your back that you are easy to get
and easy to date. At gustong-gusto mo mang i-explain ang sarili mo, pero naiisip mo, bakit ko pa i-explain? Hindi naman kami magkaibigan, hindi naman kami magkadugo, hindi ko naman sila kilala. But somehow, may mas painful pa doon, or may mas masakit pa doon, yung kahit kaibigan mo, yun yung iniisip sa'yo. Na-brought up tayo ng ating mga magulang to be mahinhin, to be demure, to be reserved. I always believe in courtship. Lahat siguro ng babae, lahat ng Pilipina, mostly of our kababayans, we always believe in courtship. When Simon and I started dating, he sent an email to my parents saying, him and I are dating. It's like an old school kind of courtship sa aming dalawa. Kasi Simon's family is a conservative type. Simon was raised to be a conservative person. So, when Simon and I started dating, he sent an email to my parents asking for permission. Because he knows that I always believe in courtship. So, para ilatag yung kanyang intention. So, sinabi niya sa aking mga magulang na we are dating. And, ito ang kanyang intention. Hindi masama ang kanyang intention sa akin. So, that's the first na ginawa ni Simon. Pangalawa, he went to see my parents the second time na bumalik siya ng Pilipinas. So, pumunta siya sa aming lugar. Pumunta siya sa bahay namin. And I have this belief before na hindi ako magdadala ng lalaki sa bahay na hindi ko papakasalan. Yun talaga yung isa sa mga principle ko sa buhay. Kahit tanungin niyo ang aking mga magulang, mga kapatid, I never, never, hindi ako nagdala ng lalaki sa bahay. Si Simon lang. So, bakit niyo masasabi na I am easy to date? Or in fact, yun nga ang nangyari. So, hindi ko ini-explain ang sarili ko. Siguro marami sa mga kababayan natin or sa maraming mga Pilipina na relate sa mga sinasabi ko dahil same tayo ng situation. Not all Filipinas are easy to get and easy to date. Alright, the next misconception. So, this video is like a quick and quick video. Ang last ay I am desperate to date a foreigner. I mean, siguro sa Pilipinas, napakalumang issue na ganito na if you saw somebody dating a foreigner, they will think that you are desperate. Kailangan mong ng security for your future. So, yun yung mga iniisip ng mga tao sa paligid natin. Just like any other relationship, naghahanap tayo ng partner na mas mature, na mas wise, mas stable na tao para ma-achieve natin ang pinapangarap natin na kumpleto at masayang pamilya. Siguro marami sa atin ang nakaka-experience ng ganito na nasasaktan pa rin hanggang ngayon. But sinasabi ko po sa inyo, you don't need to explain yourself. As long as you are happy, as long you are satisfied and contented sa buhay mo ngayon, sa pinili mong desisyon sa buhay mo, and as long as mahal nyo ang isa't isa, wala kang dapat ipagpaliwanag. So, yun lang guys. Wala na akong masabi. I hope you guys enjoyed this video at please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa mga susunod na videos po. Spread kindness! Spread kindness everywhere! Bye po!